And it will, someday, kung arabo ka na, mamimbro ka na sa mga terorista. Kasi pag mga Arabo, karamihan nila ay terorista daw. Mayroon daw isang, mayroong istorya. May isang tao, naglalakad sa New York, United States of America. At yung isang batang maliit, pumunta yung aso. Talagang binanatan yung bata sa aso. Ibig sabihin, ano ba, gipaak ba? Pagan bang paak sa Tagalog? Kinagat? Giwisi-wisi pag ito? Giwisi-wisi pa? Kagat? Nakita si isang tao doon sa New York, nakita niya, sinalba niya kagat. Napatay niya ang aso, sa laki-laki ng aso, kundi niya patayin, siyang mapatay. Pinatay niya ang aso, nasalba ang batang maliit. Nakita ng pulis, pinanood pala ng pulis ang buong pangyayari. Yung pagkapatay sa aso, lumapit ang pulis sa isang taong sumalba sa isang bata. Sinalba niya. Sabi ng pulis, "You are a brave man. I saw what you are doing. You are a brave man. Tomorrow, you will be in the newspaper, a New Yorker, brave man, said little girl." Ibig sabihin, ang ibang magiting na lalaki na isang taga New York ay sinalba niya ang buhay ng isang maliit na bata. Tomorrow, you will be on headline. Sabi niya, "Sir, I'm not from New York. I'm not a New Yorker." Kasi a New Yorker eh. New Yorker saved the life of a babe. Sabi niya, "I'm not from New York. Hindi ako galing sa New York." Sabi ng pulis, okay. "Tomorrow, it will be the headline. An American man saved the little girl. You'll be in headline tomorrow. An American man." Sabi naman ng laki, excuse me sir. Hindi po ako Amerikano. Sabi ng pulis, "Ano ka? Kung hindi ka Amerikano, hindi ka New York, sino ka?" Sabi niya, "Ako ay isang Saudi. I am a Saudi man. Then the police gone away. Nawala yung pulis. Umalis yung pulis. Kinabukasan, headline ng laki. Islamic terrorist kill the innocent dog. Kinabukasan, headline. Islamic extremist terrorist kill the innocent dog. So, ang punto natin dito, mga kapatid, na talagang Islam, ayan, no? Talagang Islam. Mag-apply ka sa trabaho sa Pilipinas, pag mag-apply ka sa trabaho sa Pilipinas, pagtingin pa lang sa bayo dito mo, resume, sabi nila, anong tawag dito? Hindi resume ang tawag dito eh. CV. Pagtingin lang ito, Muhammad, sarado. Sorry, sarado po. Puno, maraming applicants. Kahit saan ka, tistingan mo. Tistingan lang yung pangalan mo, Muhammad. At mag-apply ka ng trabaho, kahit security guard. Wala, Muhammad, Abdullah. Mayroon siguro out of 100, good kung ma-accept ka. Out of 100 ma-applyan mo, security guard. Pinakababa, security guard, di ba? Tindiro. Ano pa kaya? Pero kung mag-apply kayo, sigurado kayong tanda. Isa lang ma-applyan ninyo. Saan? Gun for hire. Punta kayo doon. Pag sabi Muslim, number one. Gun for hire. Gun for hire. Muslim, gun for hire. Number one. Alam malapit ng politika. So, bakit? Itong mga identification, itong label sa atin ay hindi ito bago. Hindi natin masisisi ang mga ngayong mga kaibigan natin. Mga Kristiyano, hindi natin sila masisisi. Bakit? Sa newspaper, yun ang mababasa. Sa television, sa radio, yun ang maririnig palagi. Muslim. Muslim. Lahat ng pangyayari, halos lindol na lang. Lindol at bagyo.
Muslim. Buti lang yung mga forecaster sa ano, forecaster sa Manila, ang alam nila mga pangalan, pangalan lang ng mga Christian. Believe me, kung mga forecaster magpangalan ng pangalan sa Muslim, buti lang yung mga weather forecaster sa atin, Yolanda. Di ba? Yolanda. Ilang pinatay sa Yolanda? More or less about 4,000 people killed in Visayas, in the Visayas. Yolanda. Anong sinisisi? Bagyo. Malakas. Pero believe me, kung ang pangalan ng bagyo, Muhammad, nako. Marami yung patay. Muhammad yung pinangalan kasi nila eh. Huh? Abdullah kasi pangalan ng bagyo eh. So, ang mga pangalan ng mga bagyo, at least alhamdulillah, titang, ano pa? Ano pang titong, ano pa? Ano pa ng mga bagyo nga naalaman? At di ba, mga Christian name? Undoy. Ganun, ano pa ang mga bagyo? Wala pangalan ng Muslim. Dahil alam nila, pag ipangalan Muslim, is more than dangerous. Mas malakas ang pag ipangalan ng bagyo Muslim, dangerous talaga. Lalakas ang bagyo. That's why iniisip nila peligro. Pag Muslim, kahit mga weather bureau forecaster, alam nila, dangerous ang mga pangalan sa mga Muslim. Di ba? Pero dito, hindi. Reverse. Marami dito nag-Kristiyano at binago ang pangalan dahil mag-apply ng trabaho. Reverse naman dito. At least, alhamdulillah, sa Muslim country, hindi yung pinapansin. Muslim ka, Kristiyano, basta kapapunod ka sa trabaho, trabaho ka. Masyadong malakas ang iko. Alo? Iko? Malakas? Oh, sige. Ah, dito lang. Alo? Alo? Dito lang palang adjustment. Huwag mong sabihin, ikaw microphone. Kahit ikaw microphone, matakot ka na rin sa Muslim. Sa iba na eh. Out of order na kuminsan ang microphone. So sa akin, mayroon nga in-interview sa TV. TV broadcast. Ah, hindi lang sa TV broadcast. Dito lang sa sarili ko. Yung kapatid ko, Dudong Orlando Romas. Kapatid ko, Orlando Romas. Tandaan mo pa siguro. Nung panahon na yon ay bata pa ako at Kristiyano tayo. Ah? Si ako, manirador ko ba? Manirador? Ano bang maghanap ng ibon tapos titirahin? Tirador? Sasama yung kapatid ko, kung saan ako, di ba, manirador ka, manghuli ka ng ibon, tapos may susunod-sunod na kapatid. Nainis ka, di ba? Sarili mo nga, tago-tago ka sa ibon, ititirahin mo, tapos yung kapatid mo sa likod. Sumasama. Huwag kang sasama. Nagtago. Tapos pagdating ko sa lamalayo, nandun na rin sa likod ko, sumusunod sa akin. Lakad ko, lumabas ako sa kalsada. Na lumabas ako sa kalsada, lumabas din. Ngayon, sabi ko, may irumbu, asong buang. Irumbu ang ba? Asong ulul. Patagatin ka. Sunod-sunod ka sa akin. Pag may asong ulul, hindi ka marunong magdepensa sa sarili mo, kagatin ka. Wala talaga. Ayaw ni kinip. Dito, pag mayroon dito mag-away-away, ikaw bata pa, pag may mag-away-away dito, ano mangyari sa'yo? Mabato ka pa, matamaan ka sa bato. Ay, hindi talaga makinig sa akin. Kuha ko ng bato, babatuhin ko. Ang tago lang. Balik ka sa bahay. Sumunod. Ay, nakakita ako nakaganito. Nakaganito ba? Naglakad ng ganito. Kristiyano pa kami. At maliit pa rin ako. Nung panang siguro, mga 15 anyos ako. Yung kapatid ko, mga 10 anyos. Ako mga 15. Nakakita ako nakaganito. Sabi ko, sige, sunod ka. Oh, may Muslim, oh. Naku, balik. Balik talaga, takbo yung kapatid ko. Wallah, balik, takbo. Pag sabi ko, oh, Muslim, tingnan mo, Muslim, oh. Tumakbo, balik. Aywan ko na, pag ang Muslim talaga lalo dito, nakakatakot. At naranasan ko dahil ako ay dati akong Kristiyano noon. Doon sa Dumaguete City, ilang beses na ako nag-apply ng driving license. At doon sa aming syudad, pag honest to goodness ka mag-take ng exam ng driving, hindi ka makapasa. Eh honest to goodness talaga ako. Kalpak ako, walang pasa. Sabi ko, nakapasa ako sa Saudi Arabia, nakapasa ako sa Qatar, ano pa. Dito, hindi ako how many years akong driving? Wala, palpak talaga. Nag-drive ako, bahala na, kahit walang lisensya. Yung pag-drive ko, nagkakataon din na, one way. Motor ang dala ko. Motor, wala, hindi ako nag-mile, one way pala. Pagtingin ko, mga sakyanan lahat,
ang pulis, whistle na whistle siya. Whistle na whistle sa mga nagtra-traffic yung pulis ba. Wala na ako ng nadaanan, kundi sa gitna, mismo sa pulis. Kung babalik ako, hulihin ako. So wala na ako magagawa, kundi doon ako sa harapan ng pulis mismo. Hingi sana ako ng sorry ba. Kasi bago ako dito, hindi ko alam. Ganun yung iniisip ko. Huminto ako sa harapan ng pulis. Tinignan ako sa pulis. Tumalikot. Ganun, dito na nag-whistle. Di dumiritso ako. Bakit kaya? Tita niya eh. Muslim eh. Ha? Mimbo ito na Bin Laden. Ha? Baka may bomba dala. Ha? Nangyari talaga sa akin. Another incident. Galing sa Cebu, papuntang Upon. Mayroon niyang lansa. Galing sa Cebu, may lansa. Papunta kang Upon, peribot. Oh. Sumakay ako ngayon. Asthmatic ako pag may nanigarilyo. Asthmatic. Sa likod namin ng misis ko, nanigarilyo, dalawang tao. Laki mga katawan. Talagang mga bamser, maskulado, nakatisik, malaki katawan. Tapos matakot ako at mahihiya sabihin na, sir, please, sir. Hindi ko kayang sasabihin sa kanila. Dahil nahiya ako at malaking katawan nila. So paano pag-isip ko, paano kaya ang rason ko na mapahinto ko ito? Pagtingin ko sa harapan ng ferryboat, mayroong laki pala, no smoking. Laki-laki, no smoking. No, sa ferryboat, tapundang kwan, malaki-laki, di ba? No smoking. Joe, lumakas yung dugo ko. Pumarap ako sa dalawang nanigarilyo. Sir, marunong po pa kayo magbasa? Sabi na, gumanon sa ako, ba't tumingin? Sir, pakibasa ako. Ano pong nasulat dyan? Believe me, wala, kinuha nyo sa gerilyo, inapakan nila yung dalawa. Ha? Naniwala kayo dahil sa aking pagsabi? Ha? Naniwala. Siguro iniisip niya pag sigtuloy-tuloy ito yun, baka mag-suicide ito eh. Ha? So iniisip. Ang liit-liit, dalawa sila. Bakit kinuha yung sigarilyo at inapakan ka agad? So ang iisip, baka may bumba ito, mag-suicide ito. Yun lang ang paningin. At totoo mga kapatid, totoo talaga. Ha? Totoo yan. Kahit saan kayo ng mga Muslim, kinakatakutan ng mga Muslim. Aywan ko kinakatakutan. Ha? Punta kayo sa Saudi Arabia, mag-ingat kayo. Sa Qatar, putulan tayo ng kamay. Huwag kayong mag-ano doon. Mga lunya kaya, magpabuntis ka. Naku! Iliig niyo putulin. Putul ka agad, patay kayo. So pagdating dito sa mga kapatid natin ng Pilipino, naku, nervous na nervous. Makakita pa lang sila ng mutawa. Ha? Takot na. Sa Saudi Arabia, nangyari. Daladala ko, paano ba ako makakaroon ng relasyon between sa mga Kristiyano at mga Muslim? Dahil ang trabaho ko, ganito, magpapaliwanag sa Islam. Eh gusto ko, mga Pilipino na hindi Kristiyan ay lalapit sa akin. Ha? So ang ginawa ko doon sa Saudi Arabia, mayroon doon accommodation ang daming Pilipino. At pag malapit, hindi ako pinapansin. So ang ginawa ko, para pansinin ako, gawa ko yung soft drinks. Ilan ba yung isang kahon? 24 yata? 24 ano? Yung isang kahon? Yung lata ba? Pasan-pasan ko. Angat ako sa pintuan, bigyan ko sila ng soft drinks. Ang iniisip ko, papapatuloyin ako at magbigay sa kanila ng isa-isang soft drinks. Di makilala ko sila at maging kaibigan ko sila. So nagat ako sa pintuan, binuksan lang yung pintuan, ang liit, sumilip. Sabi ko, mayroon po ako dala-dalang soft drinks. Namimigay po ako ng soft drinks. Ha? Anong kinuha? Thank you po. Kinuha yung soft drinks ko. Dapat, di ba, papatuloyin ka? Tuloy, di ba? Kinuha yung soft drinks ko at kaagad sinaraduhan ako. Bakit kaya? Ha? Dahil Muslim yun. May ibang bas. Baka anong sa atin? Madiskubrihan tayo, kulog. Mali po yun. Hindi po yun. In fact, ang Fanar po dito, tumutulong po sa Muslim at hindi Muslim ang Fanar. Punta kayo sa Philippine Embassy. Testingan nyo pag may mga problema kayo at mabigatan na ang taga-embassy. Anong sasabi nila? Punta kayo ng Fanar. Tingin kayo ng tulong. Sasabihin, ha? Ang taga-embassy natin. So, ang totoo lang, tayo mga Muslim, walang pinipili sa pagtutulong. Tutulungan natin. At hindi tayo ganun. Diba? Dahil ako yung Kristiyano pa ko, ang tinuturo ay iba. At ang dahilan po ako nag-Muslim dahil po sa mga tinuturo ng kabulastugang tinuturo sa akin. Yung Kristiyano pa ko. At yung dahilan nagtulak sa akin naging Muslim. Dahil yung Kristiyano pa ko, ang tinuturo sa akin,
mga Muslim heromentado. Karamihan ng Muslim heromentado, traidor, ha? Mangutang hindi magbayad, mga maruruming Muslim, ano pa? Noon wala pang kidnapper. 1981 wala pa yan ang Abu Sayyaf, wala pang mga kidnapper. Hold upper, wala pa noon panahon. Kuan lang yung mga mamatay tao. Oh, yung bang killer, mga heromentado daw. So yung sa Sambuanga City na ako, nag-isip ako, paano pa ma-penetrate itong mga Muslim? Itong mga... Oh, alam nyo, ang pagtingin ko sa Muslim noon, kayong may mga Kristiyano dito, kung ano ang paningin ninyo sa mga Muslim ngayon, sobra sa akin. Dahil ang tatay ko ilaga. At lumaki ako sa lugar ng mga Muslim. Doon ako lumaki, isinilang ako sa Iligan, at lumaki ako sa Del Norte at sa Pakit, North Cotabato, sa Carmen. Kahalubilo ko ang mga Muslim, kilala ko ang mga Muslim. Hindi yan akong sasabihin kung ano ang mga Muslim. Dahil kilala ko na sila. Huh? Pag may kasal, marinig kang may kasal, ingatan mo ang kalabaw mo, isod mo, ipasok mo sa refrigerator yung kalabaw mo. Hindi mo mapasok sa refrigerator yung kalabaw mo, mamayang gabi, tatatukin ka, kukunin yung ano mo, kalabaw. Kukunin, nakatingin lang mga tao. Mayroon pang istorya na ano, mayroon pang na daw istorya lang, eh, ako kung totoo. Ninakaw ang kalabaw. Nagkakataon na pulis ang may-ari. Kristiyano, pulis ang may-ari sa kalabaw. Ang nagnakaw, Muslim. So, ngayon, inimbestigahan sa pulis. Isauli ang kalabaw. Bakit ninakaw? Sir, hindi ko talaga ninakaw ang kalabaw. Nagdana ko sa kalsada. Nakuhan ako. Nasambod ba? Anong nasambod? Nasambod ba? Ano sabihin na? Ha? Nasalawit ba? Natumbas siya? Ha? Napatid siya dahil sa pisi, sa tali, natumbas siya dahil sa tali. Natapilo. So, hinila niya ang tali. At sa niisip niya na ang tali, mapakinabangan ang tali, tinali niya sa bahay ang tali dahil mapakinabangan ang tali. Hindi niya tiningnan, may kalabaw pala, sir. Sorry, may kalabaw pala sa likod. Ha? May kalabaw pala sa likod, pero hindi ko talaga, ha? Hindi ko sinasadya nakawin yung kalabaw. Ang tali lang ang aking hinihila. Pagdating sa bahay, may kalabaw sa likod. Ha? So, istorya lang yun. Talagang, ang grabe talaga pag Muslim na. Ang istorya, grabe pag mga Muslim. Mag-ingat tayo mga Muslim. Yun ang tinuturo inaiwas sa Christian. Ha? Ang Muslim, kahit ilan ng asawa, pabuntis yan, pabuntis. Kahit lo, mag-ingat tayo mga babae dahil mapabuntis yan tayo ng mga Muslim. Ako. Ang mga babae, kahit anong pangit na dalaga, pag ang Muslim na mangligaw, takot. Tapos tingnan nyo dito, yung Kristiyano nga, kahit anong pangit na dalaga, at magpakilala tayo, kayo Muslim. Takot yan. Bakit? Bubutasan lang siya, niisip niya at iwanan. Grabe ang ano, grabe ang psychology. Well, ito ang iba lang yung tinitingnan ito eh. Bubutasan lang ko, tatakbo. Yun yung niisip. Ha? Muslim kayo? Ayaw namin. Ha? Muslim kayo? Ha? Pero kung lalagyan mo ng dollars isang Samsonite, buksan mo, hindi ka na makikita pagka Muslim. Ang makita ang dollars na. Ha? Meron ganun eh. Muslim. Ay, Muslim. Ha? Pero kung bibigyan mo ng pera, tamimi naman. So, ang punto ko dito, ang Muslim, tayo mga Muslim, ang masama talaga impresyon. Ha? Pag may supervisor dito, ha? Natanggal sa trabaho, ano ka agad? Muslim kasi. Muslim pa yung supervisor natin, manager din, Muslim. Wala na tayo, pag-aasa dyan. Muslim kasi. Sana Amerikano, puti. Pero kung Muslim, Arabo ang pa, naku. Ha? Lalo na kung sabihin nila, naku, Egyptian pa yan. Ha? Laku na. Naku, master yan. Naku. Ha? Grabe. Ang Islam na involved, kaagad ang Islam, Muslim. Pero, in Christianity, wala bang masamang Kristiyano? Na-involve ba ang reliyon? Pag ang isa, si Pedro, o si Juan de la Cruz, pag siyang gumagawa ng masama, tinitingnan mo ba ang reliyon? Tinitingnan ba natin ang reliyon na dahil siya ay Kristiyano? Hindi. Pangalan niya ay Juan de la Cruz, siya ay Iglesia ni Cristo, hindi natin tinitingnan dahil Iglesia ni Cristo siya. Dahil siya Romano Katoliko, dahil siya born again, hindi natin tinitingnan.
Pero kung tayo mga Muslim, Abdullah Hassan, tayo magkasala, ang tinitingnan ka agad, involved ka agad ang ating pananampalatayang reliyon na Islam. At sino masisisi? Tayo ang masisisi. Hindi yung masisisi sila dahil bakit? Biktima rin sila sa mga misconception, dissemination, naririnig lang mula, kinamulatan na nila, ganito ang mga Muslim, plus nakikita pa sila ngayon, Iran, Iraq, Algeria, Afghanistan, bomba dito, bomba doon, patayan. So, anong inisip? Ha? Huh? So, talaga ang paningin sa mga Muslim ay talagang mga terorista. Ha? Huh? Mayroon pa nga akong kapatid na, mayroon pa nga sabi na, grabe talaga mga Muslim sa Saudi Arabia. Ang mga Muslim talaga, grabe. Sabi niya, mga terorista talaga mga Muslim. Sabi ko, Brad, ilang taon ka sa Saudi Arabia? Ha? Ilang taon ka sa Saudi Arabia? Sabi niya, 10 years. Mga Muslim talaga, bastos, mga buang, mga tarantado. Sabi ko, Brad, ilang taon ka sa Saudi? 10 years. Brad, kung totoo, tarantado, mga buang, bakit umabot ka nga 10 years? Common sense, di ba? Kung sabihin mo ang mga Muslim na bansa ay walang silbi, mga mangmang, ano, bakit ka nandito? Bakit ka sikap na sikap ka makapunta ng Qatar? Hindi mo ba alam na pag ang Qatar ay Muslim na bansa? Hindi mo ba alam pupunta ka ng Kuwait, pupunta ka ng Iraq, o pupunta ka ng Saudi Arabia, ito yung mga Muslim na bansa? Pagdating mo doon, ay talagang, ha? Napuno yung bunga mo sa paglalait ng mga Muslim. In fact, alam mo man, bago ka pumunta ay mga Muslim. At ang sahod at pinapakain ng anak mo, apo mo, ay nagmula pa sa Muslim. Nilalait. Imagine, ikaw daw ngayon. Sinisilduhan mo ako. At yung shieldo mo, pinakain ko sa mga anak ko, apo ko, pinainom ko gatas. Lalaitin kita? Anong mula kong utang na loob? At saka ang dapat isipin natin mga brother, at mag-isip tayo dahil lahat naman tayo may utang. Bakit tayo naging utusan? Sa mga taong mangmang, sa mga taong tamad. Sabi na Arabo tamad, di ba? Arabo mangmang. Tamad, mangmang, walang utak, walang puso. Yan ang allegation sa mga kalaban ng mga Pilipino. Ang tanong, bakit tayo naging utusan? Ha? Imagine, ako isang mangmang, ikaw Wais, mas mangmang ka kaysa akin. Di ba? Kung ako isang mangmang, ako isang tarantado, at sumusunod ka sa akin, ano ka? Hello? Mas tarantado ka. Dahil sumusunod ka sa akin. Di ba? Pero hindi ganun, brother. Something, mayroong bagay na hindi natin nakukuha. May bagay na mali ang pag-iisip natin. Na sa pahim nung tarantado, I agree. Matigas ang puso ng mga Arabo, I agree. Tamad ang mga Arabo, I agree. Karamihan, ha? Hindi lahat. Karamihan. Okay? Walang isip, I agree. Pero ang kataka-taka, bakit tayo naging utusan? Sabihin lang, chai. Ha? Arabo na gutos, chai. Ngangatog ka agad, kuha ka ng chai. Hoy, kunin mo yung ano ko, sosi. Sura, sura. Oh, ngangatog. Jal, ha? Sura, sura. Jaldi, jaldi. Ha? Jaldi naman, hindi naman pala Arabic eh. Hindi, mali yun. Kaya sura-sura. Nangangatog eh. Bakit? Eh, sa taong ano, dahil sa pera, hindi ganun. Dahil sa pera, hindi po.